Happy Easter po sa inyong lahat, sa mga nakasubaybay sa atin sa live streaming at sa mga iilan po na naririto. Yung mga naririto na iilan, inimbita ko po kayo. Alam ko may mga pinagdaanan kayo dahil sa coronavirus, pero sa awa ng Diyos, ayos na. Kaya nais kong kayo'y magpasalamat sa Panginoon kasama po ng simbahan sa biyaya na ito na in a sense, parang damang-dama ninyo talaga ang muling pagkabuhay. Sa kabila po nito, parang malungkot ang Pasko ng pagkabuhay dahil wala masyado yung singing, wala masyado yung celebration kasi walang tao. No? At ito ho ang malungkot na katotohanan. Aanhin mo ang muling pagkabuhay pag walang tao. Ang misteryo ng muling pagkabuhay ni Kristo ay para sa tao. Aanhin pa ang damo kung wala na yung kabayo. Ano? So, at nataon pa ano, na itong ating pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, ngayon, taong ito ay kaalinsabay din ng paggunita ng 100 taon na pagdating ng Kristyanismo dito sa ating kapuluan ano, sa Pilipinas. Nakakalungkot nga lang isipin na very subdued yung ating pagdiriwang dahil nga po sa sitwasyon sa buong mundo. Tayo'y naka-lockdown. Sa kwento ng muling pagkabuhay, nakalaya na sa lockdown si Jesus. Bukas na yung kuweba o yung yungib na pinaglibingan sa Kanya. Pero tayo ay lockdown pa rin. Pero sana yung ating espiritu, yung ating pananampalataya at kabutihan ano, na naibigay sa atin ng pagkabuhay ni Kristo ay hindi ma-lockdown. Ano. Kundi patuloy itong gumagawa ng paraan para sumampalataya sa Diyos, mahalin ang kapwa at paglingkuran at ipahayag ang katotohanan na ito. Utang po natin ito sa mga ninuno natin sa pananampalataya na dahil sa kanila nakarating sa atin o nakilala natin si Jesus, nakarating sa atin ang pananampalatayang ito. At dahil po riyan ay napabilang tayo sa sambahayan ng Diyos. Meron po akong nabasang post kahapon sa FB, no? Ang pamagat ng may-ari ng post ay Hugot Seminarista. Iyon yung pangalan ng post ng account owner, ano. Sa pagninilay ng mga seminarista na 'yon sa Holy Week, nakalagay doon 1 cross plus 3 nails equals 4 given. 1 cross, 3 nails, 4 given. Pinatawad. Gusto kong dagdagan yung pagninilay na yon, pumunta tayo dun sa 4 givens. Ano yung 4 na ibinigay sa atin ng muling pagkabuhay ni Kristo? Una, dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, itinuring tayong mga anak ng Diyos. Yung pagdiriwang ng binyag ay na-miss natin kagabi dahil bawal nga po. Hindi ko lang alam kung pwede tayong magbinyag ngayon, linggo na ito, kung mayroong bibinyagan, no? Pero yun ho yung ritual kung saan tayo ay nagiging mga anak ng Diyos. Iyan ang isang ibinigay nung si Jesus ay muling nabuhay. Tayo'y hindi na lang basta anak ng nanay at tatay natin, kundi anak ng Diyos. For given, the first given to us is that identity to belong to the family of God, becoming sons and daughters of God. We should act accordingly. Iyan ho ang diwa ng muling pagkabuhay. Maalaala muli natin, ito taon-taon natin itong ipinagdiriwang, ipaalaala sa atin sana ano,
na mamuhay tayo nang naaayon sa turing na yan bilang mga anak ng Diyos. Yung ating kapwa-tao, tingnan din natin bilang mga anak ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, ang daming anak ng Diyos na nahihirapan dahil sa sakit. Ang dami ring anak ng Diyos na nahihirapan dahil sa kawalan ng pera o ikabubuhay dahil na rin sa coronavirus. Tinatawagan tayo na kung ano paman ang kaya nating idamay sa kanila, dumamay tayo dahil katulad nila o katulad natin, sila man ay mga anak din ng Diyos. Kung hindi sila kayang abutin ng ating pisikal na paglilingkod, alalahanin palagi natin sila sa ating panalangin. Maglaan tayo ng sakripisyo para sa kanila. Yung hindi natin kayang gawin, kayang gawin ng Diyos. Nasa yugto rin tayo o nasa ng panahon na kung saan mumurahin ang buhay ng mga anak ng Diyos. Araw-araw, nakakabalita tayo ng pinapatay. Libo-libo ang pinatay na anak ng Diyos na hindi man lang nakaranas ng katarungan. Hindi ko ho maintindihan kung bakit ganito yung ating panahon. 3-5 ang buhay. May nagsasabi sa akin na sa lugar nila, gin lang, pwede mo nang ipapatay yung kaaway mo. Gin lang yung bayad. Yung pumapatay ay anak ng Diyos. Yung pinapatay ay anak ng Diyos. Nauulit ang nangyari kay Cain at Abel. At sana ho ay ngayong pagdiriwang natin ng Pasko ng muling pagkabuhay sa 50th taon ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas, tumimo naman sana sa isip at puso ng mga Kristiyano ang katotohanan ito na bilang mga anak ng Diyos, mabuhay tayong ganun nga. May pagtatangi sa isa't isa, may paggalang sa isa't isa dahil kapwa tayo nagmana ng pagiging mga anak ng Diyos. Mababasa rin natin sa mga social media kung paano magpalitan ng kuro-kuro ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos. Mga mapanirang puring salita, mga pananalita na kawalan ng dignidad o kawalan ng paggalang, ibinabagsak ng ganun-ganun na lang ang kapwa-tao, yung kanyang dignidad. Hindi ko malubos maisip na may mga taong nakapag-aral din naman. Matataas ang katungkulan sa lipunan. Kung balasubasin ang kapwa-tao, ganun na lang, kawagas. Hindi ko po maintindihan niyan kung bakit may taong kayang manghiya ng kapwa-tao ng harap-harapan. Samantalang tumitingala din siya paminsan-minsan sa langit, tinatawag ang Diyos na kanyang Ama. Isang halimbawa lang, pero alam ko, marami kayong alam na napakaraming ganyan. Hinarang yung isang delivery boy ng Food Panda yata, Hindi siya makapag-deliver dahil yung kanyang dala ay lugaw, At sinabing hindi essential si lugaw. Aba, yung isang undersecretary ng DILG, binigyan ng kahulugan na yun. Si lugaw pala yung vice-presidente ng Pilipinas. Hindi essential si lugaw because this lugaw refers to the Vice President of the Republic of the Philippines. How can a Christian in public degrade a fellow Christian in public? Ngayon, huwag tayong lumayo masyado. Tayo, are we capable of doing that? To degrade a fellow human being, a fellow child of God,
in public or even in private. Ano? 1 + 3 = 4 given. The first that is given to us by the resurrection of the Lord is to be members of the household of God. We become children of God. Let us act accordingly. Ikalawa ay, ang ibinigay sa atin ay kapatawaran ng mga kasalanan. Mabigat po ito dahil ang kasalanan ay hindi ho natin kayang bayaran. Hindi kayang bayaran ng tao ang kasalanan niya sa Diyos. Kaya si Jesus ay nangakailangang mamatay para mabayaran yung kasalanan na hindi kayang bayaran ng tao. Isa sa mga theological concept na ginamit para riyan ay yung idea of ransom. We cannot regain our freedom. We have to be ransomed. But we cannot ransom ourselves. We cannot afford, we're not capable, and we're not allowed to do so by ourselves. Halimbawa, ikaw yung kinidnap, hindi mo pwedeng sabihin, o sige, ako yung pangtubos sa sarili ko. Kailangan ng isang tutubos. At ang tumubos ay si Jesus. Ang maganda po riyan ay ang pagtubos na Jesus o ang pagpapatawad ng mga kasalanan natin ay hindi one time, big time. Kundi it is a continuing process of being forgiven. By the grace of God, the Church established the sacrament of confession. The sacrament of reconciliation. Taking a cue from the Lord Himself, who after the resurrection, He said, whose sins you forgive, they are forgiven. Pero ang dami pa rin pong mga Katolikong Kristiyano na hindi naniniwala sa sakramento ng kumpisal. Pero ito po yung dahilan bakit kailangan mamatay ni Kristo para mapatawad ang tao. Mapatawad ang tao sa lahat ng panahon, hindi lang nung panahon kung kailan ipinako si Jesus, kundi sa bawat araw na darating para sa mga sumasampalataya ni kay Kristo may kapatawaran ang mga kasalanan. And yet, we do not take that benefit seriously. So many of us have not been to confession for so long a time. Sayang naman yung biyaya na ito kung hindi natin tatanggapin, kung hindi natin aangkinin. Of course, limitado tayo ngayon dahil sa physical distancing, kahit kami mga pare ay takot magpakumpisal. No? Nag-imbento tayo dito ng confessional box na may telepono. No? Nagamit ng ilan, yung maraming hindi pa nagagamit, gumagamit dahil natatakot din ano, na yung sinundan niyang gumamit ng telepono ay may COVID. No? Pero madidisinfect naman. So we find ways and means to be able still to celebrate the sacrament of confession despite our limitation. Let us pray that things go back to normal ano, expeditiously. So that we can all go back again or benefit again from this sacrament given to us by the Lord upon His resurrection. Kapatawaran sa mga kasalanan. Ikatlo na ibinigay sa atin ay ibinukas sa atin ang langit dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo. Abot kamay na ang langit. Iyan ho ang isa sa pinakamagandang nangyari sa muling pagkabuhay ni Kristo. Yung awit o yung mga patutsada dati, kaya mo bang abutin ang langit? Yes, ngayon kaya nang abutin ang langit dahil kay Kristo.
Nabubuhay tayo ngayon para sa langit. Iyon din ho ang magandang hamon sa atin ng muling pagkabuhay. We are people of the resurrection. And because of that, we should also act accordingly. We transform our minds and our hearts with the values of being resurrected people. Napakahalaga na magkaroon ng pagpapanibago. Bago na yung tingin natin ngayon sa mga bagay-bagay. Yes, bagay na naririto sa mundo, pero nakikitaan natin sila ng tinatawag na eternal significance. Hindi na lang tayo basta naghahanap buhay sa pamilya. Hindi na lang basta nagpapatawad sa kaibigan na nagkasala. Hindi na lang basta naglilingkod sa dukha. Hindi na lang basta nagdarasal. Lahat ng iyan ay ginagawa natin because we believe in the resurrection. We believe that our destiny is not just here, but we have a heavenly destiny to see God as He is in the bliss of heaven at our own resurrections. Muling pagkabuhay ni Kristo, muli rin nating pagkabuhay, ibinukas ang langit para sa atin. Alam nyo, mga kapatid, maraming tao ang tinatawaran pa rin ang pagka-Diyos ni Kristo dahil parang wala raw naman siyang ginawa. Hindi raw naman niya nabigyan ng pagkain ang mga nagugutom. Hindi rin naman nabigyan ng katarungan ang mga sinisiil. Hindi rin naman napagaling lahat ng may sakit. Yun lang iilan-ilan nung panahon niya. Marami ngayon mga sitwasyon na nangangailangan tayo ng milagro galing sa langit at hindi ibinibigay. Meron pang nagsasabi na paano magiging Diyos yan ay napako yan sa krus. Kung ako ang Diyos, hindi ako magpapapako sa krus. May mga ganung pang pananaw. Pero sabi ng dating Santo Papa, ano, si Pope Benedict XVI, ano, ang ibinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo ay ang Diyos mismo. He has brought God. And because of that, we have heaven as our destiny, as His children. So to think that is too small, ay parang masyado naman tayong mayabang. Ano? Tinawag tayong mga anak ng Diyos, napatawad tayo sa ating mga kasalanan, meron tayong kapalaran na makalangit, at sasabihin ng ilan, walang kwenta yan. Ang kailangan ko ngayon ay kagalingan sa sakit na COVID, kalunasan sa aking gutom, katarungan para sa kamag-anak kong pinatay. Kaya pag hindi nagawa yan ng Diyos, baliwala ang lahat ng iyan. Hindi ho ganon ang values ng isang Kristiyano. Dahil ang pananaw ng isang Kristiyano ay bagamat ito'y nakaugat dito sa lupa, ito'y tagustagusan para sa buhay sa kabila. Hindi ho tayo nabubuhay para dito lang. Dahil naghihintay sa atin ang langit. Ang maganda po rito ay kahit gaano katinding hirap ang ating dinanas or kaapihan ng ating nalasap dito sa mundong ibabaw, sobra-sobra ang kapalit na kaligayahan sa kabilang buhay. Yan ang ipinapangako sa atin ng mga nauna na sumampalataya kay Jesus, ang mga apostoles at ang iba pang mga santo. Hindi ho ito small thing, hindi maliit na bagay yung naibigay sa atin sa pagkabuhay ni Kristo. One cross, three nails, four given. Ang unang ibinigay, tinawag tayong mga anak ng Diyos. Ikalawa, ipinatawad ang ating mga kasalanan. Ikatlo, ibinukas sa atin ang langit. Ikaapat, ginagawa tayong mga saksi
ng katotohanan na yan. Yung pagsaksi ng mga apostoles ay kakaiba. Kinuwento dito sa unang pagbasa, no, yung kanilang nasaksihan, yung nakita ng kanilang mata, yung narinig. No. Kinuwento nila rito na kung paanong itong si Jesus ay ipinako sa krus na matay at kung paano siya ay muling nabuhay at silang lahat ay saksi nito. At nangyari ang lahat ng iyon, sabi rito, ano, siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipinahayag na bawat manalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pangalan niya. Sa sulat ni San Juan Apostol, sabihin niya, what we have seen, what we have touched, what we have chanced upon, what we have heard, we proclaim also to you. Ito ho, mga kapatid, ay malaking pribilehyo na tagapaghatid o maging tagapaghatid ng mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo. Lugmok na ang tao sa hirap dito sa mundo. Ang mabuting balita ni Kristo ay parang isang magandang, isang malamig na tubig na ibibigay mo sa isang taong naglakbay ng mahabang oras sa ilang, sa disyerto. At alam nyo, mga kapatid, ano, pinuntuhan ko yung ika-apat na yun, invento ko yung four givens na yun, ano, pinuntuhan ko yung ika-apat bilang pagiging saksi dahil tayo nagdiriwang ngayon ng 500th anibersaryo ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ako ay nagbibiro parati rito, ano, na yung mga nagsisimba rito nung wala pang COVID, ano, punong-puno yung mga upuan, mga manang, mga matatanda. Ang aking biro ay pag namatay kayo, sino ang papalit sa upuan ninyo? Meron bang papalit, ano, sa mga nakikinig sa ating video streaming? Sigurado ako, tulog pa yung iba ninyong kasama sa bahay, ano? Yung bang mga anak ninyo, yung mga apo, pag wala na kayo, sila ba'y makapangangako na papasok man lamang kada linggo sa simbahan ng San Roque de Manila? May papalit ba? Pero para matiyak natin na may papalit, kailangan makita ng mga sumusunod sa atin na masarap palang maging Kristiyano. Sabi nga ng awit, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Patunayan natin yan. Yung galak na makikita nila sa atin ay hindi skin deep, kundi bunga ng lalim ng ating pag-ibig at pananampalataya kay Kristo. Nahahalata po yan. Nahahalata kung pakitang tao lang ang ating pagiging Kristiyano. Sasaksi tayo kay Jesus sa kanyang pagiging mapagpatawad. Sasaksi tayo sa katotohanan ni Jesus sa ating pagiging mapagbigay, mapagkawang gawa. Sasaksi tayo sa katotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesus sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananaw na hindi lang mananatili dito sa lupa, kundi a set of values that proves in our life our belief in the resurrection. We live now for the resurrection. Each act, each thing that we value, we should be able to see in them their eternal significance. Ano ang maitutulong ng kaibigan kong ito para ako'y makarating sa langit? Anong maitutulong ng gamit kong ito para ako'y makarating sa langit? Anong maitutulong ng talent kong ito, ng trabaho kong ito para ako'y makarating sa langit? Iyan pong kahulugan ng pagtingin o paghanap ng eternal significance ng bawat bagay o kung ano man na atin pong kinauhumalingan dito sa lupang ibabaw. And by doing that, we witness to the truth of the resurrection. Yung mga unang Kristiyanong Pilipino, malaking utang na loob natin sa kanila
Nagdiriwang tayo ngayon ng 500th taong anibersaryo, hindi dahil sa nanatili silang buhay. Mga patay na ho sila. Pero naipasa nila sa kanilang mga kaapu-apuhan yung pananampalataya. Kaya mayroon pa rin tayong Kristyanismo sa Pilipinas. Let us do the same. Ipasa rin natin. Ang tema ng ating pagdiriwang ay gifted to give. Naalala niyo yun? Gifted to give. Biniyayaan. So magbibigay din ng biyaya. For given. So, sa Pasko ng muling pagkabuhay na ito, bagamat medyo ako mismo nalulungkot dahil walang tao, ano? Pero I know, I'm talking to some people in the internet, ano, sa ating live streaming. Alalahanin po natin yung mga bagay na ito. One cross, three nails, four given. Ito yung bunga ng muling pagkabuhay ni Kristo. The forgiven are, we become children of God. Our sins were forgiven not once, but because of the sacrament of reconciliation, we can ask forgiveness all the time. And then, heaven is open for us. And we have to be witnesses to all this para magpatuloy ang pagsamba sa isa at tunay na Diyos. Tayo ay maging mga apostoles din sa makabagong panahon. At dito rin sa Pilipinas, para magkaroon ng 1,000 taon ng pagiging Kristiyano. Dahil naipasa natin yung binigay na biyaya. May sasampalataya pa kay Jesus. Meron pang magdiriwang ng misa rito after another 500 years. Dahil naipasa natin by our witness of life, the truth of the resurrection of Jesus.